mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Tinula! Entertainment value 100%. Itong battle na ito, ang galing. Welcome back to Break It Down. Ang papanoorin laban natin ngayong araw na to ay yung laban ni Abra at ni Apex kay Ice Rox at kay Chris Delano noong 2013 2x2 tournament. Simulan na natin. 22! Ibang 22! Ano ba yan? Yo! Unang battle kay Abra at Apex, so pakinggan! Okay. Ang susunod na battle ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang manonood. Utak ninyo yung dalawa! Dos na ulit! Shit! Hanep! Yung makatamaliit, tingnan nyo, bagong patsupit! Shit! Nagpapatawan na naman si Gapex, parang batang maulit! Shit! Anong sasabihin yung mga bugre? Short hair na yung bubwet, kaya lalaki na ulit! Shit! As usual, puro chuchuba na yan! Natira-tira sa buwet! Sobrang init. Simula pa lang. Tanginan nito ni Apex. Tumalun pa bago sumugod kay Ice Rox eh. Parang mga toro nag-untugan ng ulo eh. Baba kayo. Okay, nag-akyata na yung mga bouncers. Akala magkakagulo na. Ulitin nga natin yung intro. Parang na-overshadow nung mga galaw nila yung mga sinabi. Ang susunod na battle ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang manonood. Utak ninyo yung dalawa! 2x2 na ulit! Shit! Hanep! Yung makatamaliit, tingnan nyo, bagong patsupit! Shit! Nagpapatawan na naman si Gapex, parang batang maulit! Shit! Anong sasabihin yung mga bugre? Short hair na yung bubwet, kaya lalaki na ulit? Shit! As usual, puro chuchuba na yan! Natira-tira sa buwet! Ganda isa to sa pinaka mainit na opening ng mga battle sa flip top na napanood ko. Mga pikunan na agad umpisa pa lang. Kilalang gangster sa kanila. Talaga? Mamamatay nisa. Tino mo mga itsura para mga ngatay bigla. Utang ino, pero in fairness ha, bagay sila! Okay, yung opening nila dito, parang pinipredict nila yung mga gagamiting angulo ni Ice Rox tsaka ni Chris Delano. Talagang nambabangga ito sila, Abra tsaka si Apex eh. Body contact, talagang pag nag-rap, kala mo kakainin yung mukha ng kalaban eh. Binabangga talaga ni Abra si Chris Delano, kumbaga pinoprovoke talaga nila eh. Sa kanila laga, mamamatay nisa. Tino mo mga itsura para mga ngatay bigla. Utang ino, pero in fairness ha, bagay sila! Hallucinate yung una nitong alya! Sabi na nga, Ben!
Yung mukhang addict parate, na kunwari, galing sa kalye. At least, nilaano na siya ngayon. Wow, hane pa, grabe. Sabihin mo na yung dahilan, pare, wag yung marami pang arte. Hallucinate yung pangalan mo noon. Kasi nagra-rugby ka dati. Eto naman! G na G! Yun nga lang! Na F! Ice Tracks yung pangalan, halatang natutulog sa rep! Wala ba ka? Wala ba ka? Paborito niyang kanta! Ice Ice Baby! Paborito naman niyang banda! Ice Rock Steady! Paborito niyang mga rapper! Sina Ice Cube, Ice Tea, Vanilla Ice at Vendetta! Paborito niyang singer! Si Ice! Sa Seguera! Kasi kung napanood nyo lang yung mga battle leto, ang wak! Wala sa metro ang rap! Yung mga kwento, palpa! Walang dating at pagdating naman sa tempo, bagsak! Dapat gumala na lang tayo! Tapos diretso laklak! Kasi kahit mag-freestyle lang ako! Patay pa rin kayo! Haha! Dead on the spot! Mula pa sa English conference pareho! Ngayon sa Tagalog, makikipagduelo! Ha! Kawawa naman! Matutulad lang kay Fuego! Ikaw ang pangit talaga ng accent, kaya bad trip kang kalaban! Sa English, meron baro! Sa Tagalog, ikaw si Tarzan! Nabarag namin yung battle mo sa sulugan, halusing weight! Nag-choke ka na tatlong segunda, tapos sabi mo, I'm doing great! I can have... Real talk! I can have sex with gay one while you only get home! Gay one? Tangina mo! Bakla ka talaga kahit kailan! Kung ang halima! Naamoy cave, ma! Ang sarap mong iriga! Kamehameha! Bakit kasunod pa na Rasengan! Naruto o Uzumaki! Kung paglaruan namin itong mga hype na to, kala mo Jumanji! Kami malalim kung mabasag kay Abara toong Muruami! Estilo namin kasi ganito ang malalim rin kayo! Kaso may putok ka kaya nagkakaroon ng tsunami! Takina mo! Yo! Mga paanyo yung magpapantay! Sa mga tiradang pamatay! Ikaw Chris kahit may balaro, ikaw Ice kahit may balaraw ka na Chris, wala yung sinabi sa espada ni Panday! Takina! Yo! Ganito lang yan, pare. Tinan mo naman, nakikiuso mga mangmang, sarap batukan na lang. May ba English-English pa nalalaman? Naknabota naman! Parang nagpapasikat lang yan, dalawang kupal na yan. Marunong naman pala kayo mag-Tagalog eh! Sana dito muna kayo lumaban, noong una pa lang! Kasi kung Englishan lang naman, talaga chicken lang yan! You fill American faggots! Are as useful as a statue, two goons using Valiums, fuse rooms and Shabu fumes, I'll kung fu your fucking mom fool, put it on YouTube and get mad views. You look like Lil Lulu with a fat dude, screw you and your tattoo, your whack crew and your fam too. And you, fuck you! Stop! Okay yung round 1 ni Abra tsaka ni Apex, sobrang likot nila dyan sa round nila. Mahahabang rhyme schemes yung pinaggagamit nila, tapos ang ganda rin ng pag-alternate nila, balanse lang. Okay din yung may mga wordplay din sila dun. Tinapik din nila yung mga dating battle ni Chris Delano o ni Hallucinate. Sinabi rin nila na dapat dito na lang muna kayo sumali sa Tagalog conference bago kayo sumali sa English conference. So solid yun. Napaka-intense na first round galing dito sa Team AA. Tignan natin yung sagot ni Ice Rock saka ni Chris Delano. Yo! Yo! Kailangan mo bigyan ng penalty yung Team AA. Sa dyan, kailangan ng penalty. Unang banat, Ice Rock sa Chris Delano. Yo! Nag-i-English ka pa? Sige, now it's my time to rebuttal in English. Cause I got this shit on lock. You try to speak and rap in English? And that's all you got for Chris and Rocks? And you wanna battle awkward with that kind of awful shit? Bitch, don't think that the battle you would actually own it. Cause once he hears your bars, bitch, that's gonna be an actual awkward moment. Ha? Teka lang, teka lang. Tapos, tinitingnan mo ka sa pag-i-Ingles? Oo, nag-Tagalog na nga lang kami, pero hindi ibig sabihin sa Ingles, pakita ang accent. At bakit? Pag pinagtuloy kami ang pag-i-Ingles ko dito, would you fucking understand it? Ha? Kaya, Ingles, teka lang. Sige, gusto mo mag-Ingles, ha? Sige, pagtas ito, one-on-one tayo sa English, tignan natin kung hindi ka uurong. Gusto mo two-on-one pa kahit isama mo si Apex kahit hindi siya marunong? Ha? Pag may idol nyo, makapag-react kayo, todo, sagad. Parang boy pick-up kahit walang kwenta yung pinagsasasabi, boom na agad.
Ito naman, basta makapag-wordplay kahit sobrang hina, lahat kayo magwawala. Alam kong bobo kayo kasi fans kayo nila, pero please lang, may camera, huwag niyong pahalata. Ha? Teka, si Abra nag-muay thai para lumakas yung mga sapak niya. Pero nung tumama sa punching bag, bumigay, hindi kinaya ng mga kamay niya. Kaya tignan nyo, tangina, broken yung hand niyan. Sabi ko naman, Apex, huwag masyado sobra sa hand job. O baka naman nasobrahan sa ka-finger mo sa puwet. Dahil sa lambot ng buto mo, kasi yung puwet mo hindi na masikip. Ikaw masyado maliit. Naka-t-shirt ka pa na Foxwag, ha? 3 down ang tatak. O 3 down kasi kasama si Looney, 3 ko yung babagsak. Tapos nagdala ka pa ng bodyguards. Bakit takot ka pa? Bitch! Teka lang. Oy, di ba nagdala ka pa ng bodyguards? Bakit takot ka ba? Ano yung sinabihan ka lang ni Smuglas na ho-hold upin ka niya? Ha? Teka lang, sasabihin sa inyo. Napilitan pa ito kumuha ng security guards. Tangina ba din ka na nga para kapag sanggol? At ikaw mahiya ka din. Napilitan pa siya kumuha ng security guards kasi hindi mo siya kaya pagtanggol. Ah! Tangina nyo. Ha? Tsaka teka, masyado na kayong mahangin parang electric fan. Ingit lang kayo kasi style namin pang international sa inyo, pang domestic lang! Pakasupot! Ay, shit! Tangina, hawak-hawak pa kayo. Kala nyo matapang na kayo niyan. Ha, pinakita mo lang na hangal ka talaga. At oo, OBP ako. Hindi ko sinasabi kakapita kita ng braces pag didikita ka ng bakal sa mukha! Ina nyo! Teka lang! Nagra-rugby daw ako! Galit na galit. Galit na galit sa isa't isa to eh. Tangina nyo! Oo, OBP ako. Hindi ko sinasabi kakapita kita ng braces pag didikita ka ng bakal sa mukha! Ina nyo! Teka lang! Nagra-rugby daw ako. Sabihin ko sa inyo yung totoong story ah. Mr. Ramon Labracosa, yung anak nyo nagdodroga na ngayon. Nung sinabi niya magaling siya mag-multi ng lines. Tangina, koka pala yun. Kinampiya ka lang ni Looney dahil sa drugs na binigay mo. Just for Looney's sake. So kagaya ng pag-start mo ng paggamit ng drugs, babagsak ka din sa rocks at hallucinate. So that's why yung mga lines mo feeling powerful ha. Nahuli ka pa ng nanay mo, di ba? Sabi Raymond, what is that? Sabi mo. Ay, wag isama. Hindi mo ko maupulog, tanga. Kaya huwag mo ko pilitin na sirain. Kaya pala tong rocks na to, gusto mong madurog kasi gusto mong tirahin. Pwes, huwag na magpilit at subukan na kong hatakin kung ang bato ko buong-buo habang lines mo full botsan sa akin. Bakit pag naka-drugs ka ba, feeling mo matapang ka na? Okay. Pag binastos ba namin loved ones mo, may magagawa ka ba? Siyempre gagawin namin, tanga! Matik na yan! Kung si Looney may family massacre at tawag dito, family plan! Sisimula ko sa kuya mong si Red. Ipaganda mo na siya ng roses. Kasi pag yung Red, sinimula ko sa paki sa bungo, sigurado nga tito, tawagin mo akong Moses. Tapos ipapatorture ko si Red sa lahat ng tao gama hanggang sa malibing yun. Pagkatapos ko, ikahon yung kuya mo at tawag doon, Red Ribbon! Kung si Red, kuya, mas bata, si Katrina! Daddy's Princess! Pagkapatay ni Chris sa kuya, mapuputuli ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Incest! Ano daw? Remix! Puputuli ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Puputuli ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Puputuli ko'y titing ay papasok sa puwet ni Katrina! Incest! At pagkatapos nun, nasa CR siya, nagluloksa. Ikaw nasa kabilang kwarto, umagulgul pa. Kasi ang mas bata mong kapatid ay aking binira. Pero kahit manghuli mo kami dalawa, alam na alam mo sa sarili mo na wala kang magagawa! Puhoy na gina ka! Hindi mo kasi kaya panindigan yung angas mo kaya sarap? Paano naging ikaw ang simbolo? Eh duwag ka nga kaya ang kapal ng mukha mo ako inyong titulo. Baka mapasubo ka sa sariling titi mo pag yung gigs mo tingimbre ko sa mga tunay na kosa para sundan ka Abra gaya na apelido mo! At in-interview ka ni Arnold Clavio, di ba? Panood namin yan, oy. Sabi niya nung guide ng high school, lagi daw siya nag-guidance. Taras! Medyo bad boy! Yes, one point! Pero di ba ginulat ka ni Smug? Bigla kang kumatras kay Shea, di ka pumalag, pinaturan ka ni Batas. Kaya huwag kang magmaangas! Yung proweba, ano? E putang ina, mas mukha pa lalaban ng suntukan si Righteous One kesa sa'yo! Kaya kung tapang usapan, alam ng lahat na hindi ka obra! Kasi parang dibdib ng mayat na dalaga pagkat there's nothing inside a bra! Kasi duwag! Abra bakla ka! Hindi mo kami kaya tapatan ng geguma o nasa lamang ka kaya anong Abra kadabra gago? Abra badaf ka! At ikaw?
Yung pagiging self-proclaimed apex mo, nakakainis na, pre. Pero tama nga lang na ikaw ang nasa tuktok ng Tatsulo kasi dito ikaw ang may pinakamaliit na parte. Wala kang bilang kasi. Sa verse pa lang, iwan na si Apex na critical. Ito na ang cue para sirain ang Tatsulo mo parang break sa bilyar. At sa mga bobong fans na nagpapadala sa pagsikat nila, huwag niyong isipin talo agad kami kasi ito na yung araw ng paglubog ng kasikatan nila sa loob ng isang gabi. At huwag kayong magmataas. Asa pa kayo na kami, titingala. Hindi nyo mapagkakaila na ang pagguho ng isang mataas na gusali palagi nagsisimula sa ibaba. Sing ini mo, Ebre. Yo! Okay, yung round 1 ni Ice Rock siya ni Chris Delano. Parang majority ng round nila nakatuto kay Abra. Tapos puro personals na rin agad, round 1 pa lang. Yun agad yung focus ng rounds nila dito. Okay din yung ano approach nila, although hindi ganun, hindi kasi pareho ng kay Abra at Apex na talagang salitan. Yung kanila parang every 4 bars tsaka nagsiswitch. Okay din, siguro bigay ko na tabla to, tong round 1. Kumbaga palag-palag din. Tingnan natin tong round 2 kung ano mangyayari. Penalties. Yo. Lagi na. Tinira pa yung mga kapatid ko. Huwag kayo masyado magmasigat. Okay na sana. Kaso wa-epe. Kasi hindi naman yun nanonood ng flip-top. Tsaka yung mga fans ko, huwag matirahin. Tangina. Masyado kayong bitter. Galit lang kayo kasi pati yung mga pinsan nyo, Abraosa yung apelido sa Twitter. Tangina, nabali. Alam mo kung bakit nabali ito, tol? Kasi pinasok ko sa puke ng ina mo, tapos biglang nag-muscle control. Okay, nagsimula ng round 2. Mga kalaban namin mukhang tindero ng sago. Kilala kayo, Pacquiao. Nung ginugol ko nga kayo, sabi sa akin, tanong ko daw sa Yahoo. Yo! Dito solid yung opener ni Abra tsaka ni Apex dito. Galing nung ano, mga pinsan nyo, apelido sa Twitter, Abracosa. Dahil yun nga, karamihan ng mga fans ni Abra, iniiba yung apelido nila, ginagawang Abracosa. Sinasabi niya parang bad trip sila Chris Delano kasi yung mga kamag-anak nila, ganun yung mga kamag-anak nilang babae o yung mga pinsan nila, ganun yung pangalan sa Twitter. Galing din nung freestyle niya tungkol sa pagkabali nung kamay niya na tinira na sa handjob, binalik niya, ginawang pinigar niya doon yung nanay ni Chris Delano tapos nag-muscle control. Nakakatawa yun. Tapos, ano ba itong sinabi ni Apex? May sinabi siya, taga. Ulitin natin. Na kayo, Pacquiao. Nung ginugol ko nga kayo, sabi sa akin, tanong ko daw sa Yahoo. Ayun, di daw sila kilala. So, nung ginugol daw nila si Ice Rock saka si Chris Delano, sobrang hindi kilala, sinabihan siya ng Google na itanong daw sa Yahoo na isa ring search engine. Okay, solid na opener. Mas solid to kasi sa opener nila nung round 1. Okay, nagsimula ng round 2. Mga kalaban namin mukhang tindero ng sago. Kilala kayo, Pacquiao. Nung ginugol ko nga kayo, sabi sa akin, tanong ko daw sa Yahoo. Yo! Napansin nyo ba? Napansin mo? Sinubukan pa nila mag-multi ng dikit-dikit, pero halatang pilit na pilit. Damandama ko mag-rap yung mga mata, pikit na pikit. Para kayong mga fans na dapat pinagdi-delete mga feeling elite, ay alam nyo lang na magawin sa Twitter, i-tweet! Kahit na hindi nyo pa estilo namin at least kompleto. Salamat sa amin, masikat na kayo kay Charisse Pempenko. At kahit laitin nyo pa ako sakali yung mabangis kong sombrero, horny ka pa rin ay parang mais kun yelo. Sasaksakay na tatataray ko si Ice Rocks ng Ice Pick ng ilang uli. Pagpatay na, Latrine. Ilalagay namin sa plastic ice tubig. Putangin na mo, Ice Rocks. Kung para sa amin, supot pa to. Nagtanong-tanong ako sa Ronak at marami kaming nalaman tong sinigaw sa mukha. Napapikit si Ice Rocks eh. Si Abra, ano niya to eh. Lagi pag bumabattle to, kung hindi niya tinatapik yung balikat ng kalaban niya, talagang pag sinigawan niya, wala siyang pakialam kahit sino pa yung kalaban niya eh. Yun yung way niya siguro pag bumabattle talaga siya eh. In your face eh. Kain namin sa plastic! Ice! Tubig! Putangin na mo, Ice Rocks! Kung para sa amin, supot pa to! Nagtanong-tanong ako sa Ronak at marami kami
kaming nalaman tungkol sa'yo. Lahat ng sinusuot niya, mamahalin, king inang yan, maselan to. Ang masakit pa nun. Lahat ng yan. Pinapabili mo lang. Airmat mo. Pagina mo. Oo. Hindi nagkakasundo yung mga magulang mo. Ano? Tama, di ba? Nahirapan sila mag-sex kasi lagi kang nasa gitna ng kama nila. Hindi ko alam kung bakit sobrang laki ng galit nitong mga to sa isa't isa. Kanina pa ito nagpe-personalan. Round 1 pa lang, ganun ginawa nila Ice Rock sa ni Chris Delano, kay Abra at kay Apex. Ito, round 2, parang pamilya na rin nila Ice, ni Ice Rock yung tinatopic nitong Team A. Okay yun. Hindi na ako pag-sex kasi sa kama nila. Hindi mga magulang mo. Ano? Tama, di ba? Nahirapan sila mag-sex kasi lagi kang nasa gitna ng kama nila. Tuwing maharot si Ice Rock, sinasabihan siya ng airmat niya ng iho, huwag ka malikot. Bago pumasok ng CSB, nilalagyan ba siya ng bimpo sa likod? Mamas boy, tapos umastak, alam mo, mapanganib. Yung bala may curfew din. Tulad ni Balakid. Lapit mo to, lapit mo. Alam ko, kakaba ka ba? Hindi nakakapagtaka. Mga jokes namin. Real talk. Kaya natataranta ka. Kumbaga. Puro icebreaker. Pasad ka talaga. Kasi nakakatawa na. Tapos sasaktan ka pa. Alam nyo ba? Talagang konyo tong si Ice Rock. Pagising sa umaga. Suot ng Haisa. Sakay ng Hilux. Suot ng Ima. Diretso Starbucks. Ganyan si Ice Rock. Partner, knock-knock. Who's there? Chris Delano. Who cares? Utangin na mo, Ice Rock. Kaya pumunta kami sa bahay niyo para sabihan siya lang, fuck you! Gusto niyo ba makarinig ng palalait na terrible? Ito lamang kasimple! Pag sinabi kong putang ino mo, tuwan-tuwa po yung nanay mo! Kasi nagpapakantot yun na libre! Hoy, Jason Di Mayuga! Marami kaming patunay na hindi mo pa kayang gumawa ng sariling desisyon sa buhay! Sa sobrang pagmamahal mo sa mama mo pag namatay siya, susunod ka sa hukay! At dahil mahal na mahal mo yung mama mo, yung ilaw ng tahanan nyo, ang topic naman namin ngayon, pukin ng nanay mo! Ano ba yung tsura nun, partner? Halimaw sa ilalim ng duster. Siguro mukhang pala kang may cancer. Nasagasaan ng lancer. Tapos yung gilid ng puday parang gutay-gutay na Chinese garter. Ah, kung naging ring yung puki niya, kasya siko ni Vince Carter. Tapos yung bulbul-tumbul-tumbul tulad ng kilay ni Disaster! Shout-shout to this. Kasi yung puki ng ina mo, parang gubat gago. Nung pinasok ko, tangina, may tour guide pa ako. Yo! Yung puki ng ina mo, parang malawak na puok. May nagtataasan na bundok, mahahaba na buhok. Nung sinilip ko, biruin mo, bigla akong napalunok. Putang ina, may bayawak sa loob! Kasi yung puki ng ina mo, pinamamahayin ng uwang. Ang laki-laki na puwang, talagang napakaluwang. Hindi mo mararamdaman yung dulo, sisirin mo man. May magtakasya pa kaya doon? Ah, siguro, titi ko lang. Ano, masakit? Masakit, Ice Rocks? Tangina, hindi nyo akalain, ganyan talaga nangyayari pag nagyayabang sa amin. Kaya lang namin tinira yung puki ng ina mo para maalala mo kung saan ka nang galing. Time! Mga bata, huwag nyo kami. Okay, todo bastusan yung ano, round 2. Malakas yung round 2 nila, Abrat ni Apex. Mas malakas yun kaysa sa round 1 nila kanina. Tingnan natin yung round 2 ni Ice Rock saka ni Chris Delano. Hello, Ice Rock, Chris Delano, buhayin gano'n. Go! Go! Wala akong pake kung hindi mapapanood ng kapatid mo to. Okay na sa akin na alam nila yung kuya nila, Bading. At anong pangalan ng mga pinsa ko sa Twitter, Abra ko sa gago, wala akong pinsa na squatting! Squatting kayo lahat, mga tangin nyo. Hoy! Tangin na mo, gusto magot ha. Sumusuntukan na lang tayo. Tangin na, kala mo kung sino ka napakatindi. Kumaga... Galit na si Chris Delano. Hoy, tangin mo, gusto magot ha. Squatting kayo lahat, mga tangin nyo. Hoy! Tangin na mo, gusto magot ha. Sumusuntukan na lang tayo. Tangin na, kala mo kung sino ka napakatindi. Kung mag-aangas ka, panindigan mo kasi ang angas mo nakakarindi. Ha? Isa ka supot, Bading ka. Tangin na, subukan mo makipagpalitan ng suntok at tuluyan ka na maging durog na paminta. Ikaw, tangin na ka.
Huwag ka mag-feeling na bad boy. Panis ang dos por dos sa isang frat mal, ikaw baliga sa kahoy. Anong laban ng plastic sa triskilyon na ang built pala aloy? Pag pinag-bowl ko kayo na itong pusi na to at tawag Dolce, Aina at Jalol! Ha? Kaya wala na kayong laban. Mapasuntukan na rap battle pa yan. So just face your doom. Apex, alam kong isa ka Sailor Man, pero bakit ka pa nagsama ng Sailor Moon? Ha? Ang Gengemon! Okay, so yung linya na yon, Sailor Man, Sailor Moon, kanina binanggit na ni Abra tsaka ni Apex sa intro nung round 1 nila, yung ako, Seaman, tas kasama ko Sailor Man, tas yung kasama ko Sailor Moon. So ang gandang tawag dito, strategy na ginawa ni Abra tsaka ni Apex yon, dahil yon, hindi na, kumbaga nawala na ng dating nung binanggit nila sa round 2. Ang ganda ng placing ng ginawa nila na sa round 1 nila sinabi, para kung sakaling sabihin man to nila Ice Rock tsaka ni Chris Delano, bawas na yung epekto. At parang in a sense, parang sinasabi nila sa judges na predictable yung mga gagawin na atake nito ni Ice Rock tsaka ni Chris Delano. Mapasuntukan na rap battle pa yan, so just face your doom. Apex, alam kong isa ka Sailor Man, pero bakit ka pa nagsama ng Sailor Moon? Ha? Ang Gengemon! Bagay nga sa'yo ang Toti mong pangalan. At ikaw, Mik-Mik, total feeling pogi ka naman, dapat nag-iyumi ka na lang. Tangina mo, Mikal! Mas guwapo ko sa'yo kahit i-ask mo sa mga fan. Ikaw, feeling cute, feeling pogi, feeling matalino, or short, feeling ice rocks ka lang! Kasi bitch ka! Wala ka naman looks na pang-akit! Pinagmamalaki mo, sikat ka! Sige, dude, bigyan mo ng jacket! Sumikat lang yung gayuma sa appearances na MCs, pero yung kanta, it's true, napakapangit! At hindi ka naman magiging big fish kung walang catchy hook na ginamit! Di ba lagi mo pa yung naglalaban na mayaman ka? Na madami kang pera? Kay Shaggy, pinalalandakan mo na baon mo lang yung tuition niya sa beda? Tapos naglabas ka ng kanta, title, ilusyon, kanta na tungkol sa mga matapobre at politiko na corrupt na ngayon? Putangina, anong alam mo doon? Kasi sa pagkakaintindi ko ang salitang ilusyon, buong pagkatao mo yon. Ha? Ano ba? Bansok, bating! Kaya sa mga kabataan, masamang halimbawa kayo. Tangina, yung body language tsaka yung mga sinasabi nila Ice Rocks tsaka ni Chris Delano, parang pikon na pikon sila kay Abre. Tsaka parang majority ng mga banat nila puro kay Abra lagi. Tang ilusyon, buong pagkatao mo yon. Ha? Ano ba? Bansok, bating! Kaya sa mga kabataan, masamang halimbawa kayo. Bagay nga sa'yo ang pagiging magikero na imahe, kasi mga bata lang naniniwala sa'yo. Ha? Maraming matanda. At diba, manager mo si Joseph Amara? Musta na relasyon yung dalawa? May nakapagsabi sa akin, ina-under ka ni Joseph, lahat na sinasabi lagi ka sangayon sa kanya. Pag sinabi ni Joseph, tama na inom! Mag-order na soft drinks. Pag sinabi ni Joseph, uwi! Sasakay na sa kotse. Kaya naman pala kala mo, tagapagligtas ka na rap, aka Messiah, kasi anak-anakan ka ni Joseph. Talagang karpintero nga si Joseph. You built your image from the street up. At talagang ikaw nga ay hip-hop, di ka magsisimula kung wala, nagbe-beatbox. Pero pare ko, ayos lang na manager ang katropa. Pero kaya ka naasang nabakla, kasi dahil nyo pa mag-shota. At ikaw, kala mo nakaligtas ka? Sino naniniwala dito kung yung premium sa Battle Royale 300,000 talaga? Taas kamay! Ayo! Wes, wag na kayo magpakatanga! Kasi ang totoong premium yan, 30,000 lang ang halaga! At teka, nakuha mo na ba? Kaya magsinungaling yan! Tama lang i-expose ko sila! Kaya paano nyo nasabing true MC to kung masimpeke niya lang yung promotion nila? Ha? Ano? Squatting! Squatting! Teka lang! Ha? Teka lang! Ha? Teka lang, teka lang! Go! Ano? Hey, game! 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 Kaya bumalik ka na! Kaya bumalik ka na sa amo mo! It's just right na doon ka bumida! Pagiging MC nga yung hanap buhay mo, kasi hanggang sa mic ka lang kumikita! Nabulag ka ng pera, naging sakim, pati sa salapin, naging adik ka na rin. Tutalyan na naman habol mo, halika't lumapit at saksakin na lang kita, natuluyan ka na kumapit sa patalim. Ha? Kaya huwag na kayong magtataka, kasi ang iniidolo nyo ang maling samahan, walang malinis sa kamay at paa, kasi ang nilang naawakan at narating ay gawa sa maling paraan. Yo, maling paraan daw, tanginang, galing naman nila mag-rap.
Ay, Socks, guys, nagalit eh. Tangin na rin yun lahat! Okay, yun yung round 2 nila. Paano ba? Parang katulad lang din ng round 1 nila. Ganun din yung dating. Aggressive. Personals. Yun, binanggit nila yung pagka-champion ni Apex sa True MC. Sinabi niya na hindi daw totoo na 300,000 yung nakuha ni Apex. Tapos majority nung rounds kay Abra naka-sentro. Round 2 para sa akin mas malakas yung dating nung round ni Abra tsaka ni Apex. Nung round 1 tabla lang eh. Itong round 2 malinaw na team AA ito. So tingnan natin yung round 3. Maya at paa kasi nilang naawakan at narating ay gawa sa maling paraan. Yo, maling paraan daw. Tangina, ang galing naman nila mag-rap. Kala ko walang kamay yung audience kasi walang pumalakpak. Ang hahamon pa ng suntukan. Wow, talagang ganon. Baka pag ginulpi kayo ng Hip Hop 22 sa labas, sabihin nyo, huwag po, bate lang yon. Ano, suntukan, tangina mo, umupo ka na lang. Ganyan talaga sinasabi ng mga mahina sa utakan, suntukan na lang. At oo, sobrang sikat ko na, akala ng iba na ako'y Illuminati. Porkit alam ko na, sikreto ng mga inimbento ni Fibonacci. Mula sa dati kong hobby, meron na akong pambili ng Ferrari at Ducati. Kayo malang, mayaman lang naman dahil kay Mami at kay Daddy. At nasanay kayo na patawa lang sa Apex, tangina. Na may hasa mga mamang palibasa, palaban na tatabak-taba, ako kayo ganyan ako manindak na mga langgam. Bonus round to, tangina. Di nyo maiwasan na masaktan ako si Rayo at kayo lamang yung minawasak na sasakyan. At wala akong pake kahit idis pa yung gayuma nila Dimayuga at Chris. At least yung buhay ko ngayon, puro papiks at puro lang gigs. Sa YouTube, meron akong 22 million hits, numero uno pa sa mix. Kunyari pang hindi nagustuhan yung gayuma, itigas-titig naman sa mga buko ng chicks. Eh, isipin nyo mabuti. O sino palagi pabibo? O, siman ako, alam na yan na kahit na sino. Sakto pa ka mo, may dalawang putahe na dito kasi lalamunin kayo na kadete na to sa kada barko. Kain, Marino! Kagat. Kaya mga iho, mukha na kayo mga bandido. Tangi, nakaka-practice nyo para dito, halata na hindi kayo naligo. Kalaban nyo ngayon ng mga Pilipino Alpacino. Halata naman na hindi kayo matalino at tsambahan lang yung mga bara nyo para slot machine sa kasino. Kaya kung gusto nyo na tunay na battle, mga amigo, pukin na kinailabas nila si Tipsy Dio, kaya sina Crazy Mix at si Basilio! Ano? Teka! Bakit? Ano edad ng putapete? Ito, 19. 19? Tangina ako, 20. Mark Anthony ka, gente. Kumita na 300,000 na freestyle lamang ang puhunan. Ako sa edad na 24, milyonaryo nang hindi umaasa sa magulang. Kung ang hip-hop ay inuman, wala pa kayong naaambag sa pulutan. Kasi kung hindi naman kayo tinapat ni Hanigma sa amin, hindi namin kayo papatulan. Eh paano? Tangina, may trophy ako, may trophy din siya. Hindi naman sa pag-aano, pero pogi ako, pogi rin siya. Real talk. Ito. Real talk. Nakikipaglandian ka sa popo na nagtatarbaho sa club. Totoo yun. Gladys Tuwaso, a.k.a. Paper Doll, na meron ng asawa at anak. Tibay mo, pati GRO, pinapatulang, kala mo pag-ibig yan. Pasalamat ka, marami kang pera at palagi mo siyang binibigyan dahil kung wala nung tangina mo, hindi mo siya matitikman. Oh, Gladys Tuwaso, mayama ka na daw, nagpapabuking ka kasi. Tangin puhuna mo, tsupat, saka puking malaki. Real talk! At yung lihi mo na sikreto, kala mo di namin mabibisto na itong si Danny Christopher nung 13 anyos po ni rape ng lasing niya na tito. Totoo yun. Tangina mo, huwag mo i-deny. Huwag kang kumontra. Kaya pala mayabang ka pumorma. Feeling pogi pa ang pota. Nagpapaka-bad boy pa droga-droga para maiwasan ang kanyang trauma. At ngayon, alam na ng buong mundo, maghanap ka na lang sa pulterero. Sisihin mo yung tita mong tumbongero at saka yung pinsan mong sumbongero. Real talk. Sa totoo lang, hindi ko talaga to sineseryoso. Sa sobrang busy ni Abrat, nakita nyo naman, hindi ko na iniistorbo. Eh paano? Wala namang bilang to mga pangit na to. At wala akong pake kahit hindi na tayo mag-usap pagkatapos ng battle na to. Eh tangina nyo. Lalo na ikaw. Konektado ka na daw. Kay Crazy Guy. Pakisabi, kamusta? Bagong miyembro ng Rap Scallion. Isang rap group na laos na. Sa grupo
nyo, madaming talangka na gumagawa pa ng mga pangit na kanta. Kala mo, sige, mukha naman kayong mga adik na bakla. Kala mo, Chris, kasi lambot mo lang si Crazy kaya sa akin patay ka. Kasi kaya kitang paiyakin sa isang suntok katulad nung ginawa ni Mike Sweet sa kanya. Putang ina ka! Kala mo, porkit payat ako, hindi kita kaya pabaksak. Ang gago, huwag kang pasigurado. Dahil kahit payat ako, matulis yung kamao, basag yung mukha mo. Oo! Oo! Yung mga bara namin, madalas nakakatawa at pangmasa. Masyado lang kasi kayo nagpapakagangsta, kaya hindi nyo natatamasa. Na ang tunay na mga bara, matalinghaga, at dapat sakto sa panlasa. Kasi kahit ano mangyari sa rap battle, wala pa rin tatalo sa Alaska. Kaya putangin mo, Chris Nilano, huwag kang magpanggap na sindikato. Sobrang loser mo, sarili mong birthday, hindi ka imbitado. Aba, aba, tayo na, buti pa ako. Nung birthday ko sa Eastwood, marami na kayong feel good na tagahanga. Eh nung birthday mo, tangina mo, kayong dalawa lang yung magkasama. Sa laban na to, kami ang bida na malakas. Kontra bida mapangahas. Hindi sa Team AA versus Filipino Kings, kasi hindi naman kayo kabilang sa palabas. Kailan kayo muli makakapanood ng rap battle na marahas? Parang Nico at Aklas versus Batas sa Satanas. Kung po sa'y dos and dos par dos, hindi kayo dapat mag-angas. Kasi laging taob ang parking pag tinapatan ng tunay na paralas. At last, at last, last, wala ka bang alam sa hip-hop? Pero gusto mong sumikat? Mag-apply lang! Pinahurado sa Flip Top Time! Oy! Okay, yun yung round 3 ni Abra at ni Apex. Lakas pa rin ng enerhiya. Mula round 1, round 2, round 3. Nadala nila yung enerhiya na yun. Siguro round 1 at round 3 nila parang parehas ng lakas. Siguro yung round 2 yung pinakamalakas ni Abra at ni Apex na round dun sa pinakita nila dito. Round 3, okay pa rin yung energy, yung delivery, pero mas para sa akin, mas may mga tumatak na linya dun sa round 2. Tulad nung tinanong sa Google, yung Yahoo, yung muscle control, yun, bentang-benta yun sa akin. Yung round 3, meron din naman, pero hindi kasing katulad ng round 2. Meron silang ano dun, yung pagpayat ako, kahit payat ako, matalas yung buto, basag yung mukha mo. Tapos yun, walang tatalo sa Alaska. Tapos yung parking para alas. Yun yung mga tumatak sa akin dito sa round 3 nila. Tingnan natin yung sagot ni Ice Rock siya ni Chris Delano. Anong daw sa group? Anong daw sa group? Lago ka ba? Leche! Kaya nga ako nandito ngayon para burayin kayong mga kagaya niyong mga peke! Ah! Maganda lang yung mga rhyme scheme, kala nyo na the best to! Tangin na panoorin nyo lahat ng angles sila galing sa laban ni Ron, laban kay Fresco! Ha? Tapos may tinatago ka dyan? Ano yan? Nung sinabi kong 300,000, nilabas niya ganun nakakapal? Gago ka ba? Pero ito, sige. Sa sobrang dami namin angles sa inyo, rap namin nagmukha ng poetry. Sa sobrang dami namin angles sa inyo, pwede na kami magturo ng geometry. Angles sa bagong discovery, na hinaluan ng wordplay, metaphor, content na hindi na kaya gawan ng forgery. Kaya ano pa sinabi ng sinabi nyo sa complete package namin, kung ang meron lang kayo ay multi sa comedy. Ha? Isang nagmamabilis para pagtakpan yung kababawan. Isang naglalalim-laliman na may bars kuno. Bagay nga sa inyo ang double A na pangalan, na parang nag-overcharge kasi ang dami nyo na full sa bars ninyo. Ha? Na full? Yung sa akin, kahit idaan nyo sa exams, ang bars ko halos perfected ang grado, na ang value mataas pa sa pera sa bangko, mataas pa ako sa general na rango. Hindi pa ako nagplano na pumatay ng tao nang hindi natatapos. Ako ang pang-ulo behind bars. Tawagin nyo ako Ferdinand Marcos. Hoy! Dog na paminta, aking naasinta, na dinadaan lang ng mga tao sa lakas ng dating niya. Dahil dyan, pangakaramihan, pangabang na papraning na. Pangamanalo, hindi kasikatan, takit dapat at magaling ka! Bakit? Magaling ka ba? Paano ka naging magaling? Kasi sikat ka! Kaya ka lang naman madalas na sa radyo at telebisyon dahil sa koneksyon ng manager mo. Hindi dahil sa magaling ka. Kaya sa madaling salita, para ka palang dinamita kasi ang pagsabog mo galing pa sa kamay ng iba. Paano ka naging magaling? Kasi matapang ka. Ito kinalulungkot ko. Di ba nung nagkaharap tayo sa top, binatukan kita sa mukha, di ba bumahag, buntot mo? Hindi na tayo. Si Abre, lakas kasi yung kasar eh. Lakas sa bat pa eh. Tap, binatukan kita sa mukha, di ba bumahag, buntot mo? Hindi na tayo. Sumagot, oy, huwag ka sumagot! Ano mo, sapahin kita eh. Teka lang.
Sasabangin ko yung lahat. Hindi kita. Paano ka naging magaling? Classic yun. Sasabangin ko kayong lahat. Sabi ni Arik. Okay yun. Tara. Palit nito. Hindi na tayo. Sumagot, oy! Huwag ka sumagot! Ano mo, sapahin kita eh. Teka lang. Sasabangin ko yung lahat. Hindi, sorry. Sapahin kita. Paano ka naging magaling? Kasi feeling mo, mabait ka na tao. Yung mga tropa mo, hindi ka nababayaran, tinatalikuran mo, gago. Sa one-on-one, tropa mo, yun lang ang kaya mong matalo. Magkagadyo ka, tarantado. Paano ka naging magaling? Kasi mabilis kang magsalita. E base sa research, yung mga madada, mabilis magsalita kasi mabilis na tinatakbuhan ng mga alaalaw, masama. Paano ka naging magaling? Kasi magaling ka man, loko. Sinasabihan mo low IQ fans na kalaban, pero yung sa'yo nga, ginagawa mong bobo. Ha? Paano ka naging magaling? Kasi may malalim na tiwala sa'yo sila. Eh kung titignan nyo ngayon lahat na sinasabi nyo meron, wala naman sa kanya! Kaya come clean na abra, parang pinupunasan mo mukha mo pagtapos maputukan na ngayong nahanap na namin lahat ng butas mo, wala ka na malulusutan! Kaya yung mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Kasi kung anong kaya nila gawin... Tangina, iba yung comedic value nitong laban na to, hindi... Hindi siya, karamihan, hindi sa linya nakapasok, kundi sa mga body language, sa mga galaw nila dito sa stage, yung mga akala mo mag-aaway na. Tapos maputukan na ngayong nahanap na namin lahat ng butas mo, wala ka na malulusutan! Kaya yung mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Tinula! Entertainment value 100% tong battle na to, ang galing. Ang pinupunasan mo mukha mo pagtapos maputukan na ngayong nahanap na namin lahat ng butas mo, wala ka na malulusutan! Kaya yung mga utak nyo, buksan! Tanggalin ang kakiputan! Kasi kung anong kaya nila gawin, kaya din namin gawin kahit pitong ikutan! Pakita mo ng nameplate! Sa pangalan nyo yung dalawa, tatanggalin ko sa Apex yung AK at magpapakawala ng bala kasi akong brrrr sa gitna ng AA! Magpapakawala ng bala kasi akong brrrr sa gitna ni AA! Pakita mo ng bars! Sa battle, huwag ka tumawa, sasapahin talaga kita. Sa battle, kaya kita tapatan kahit di sabayan yung bilis mo. Kasi ano nga ba sinabi ng speed boat sa lalim na submarine ko? Kahit ilang jokes pa i-speak nyo, walang bilangin sa katotohanan. Mismo, kahit gano'n pa kalakas yung flow mo, tatapakan ko lang tawagin mo kung Heso Kristo. At yan kaya yung bars nyo, hindi astig yan. Bars over bullshit, hindi na to pwede palagpasin. Bars namin pang examine sa ilan, kahit saan nyo tignan, kahit si Lonnie kayang pabagsakin. Hoy Marino, substitute ka lang dito. Yung rap mo kahit idaan sa speed, yan yung babaw, pambangka pa din. Ang multiko ma-eximan, pero sa lalim, siguradong lubog tong submarine. Kaya ang pagboto sa tulad nila komedyante ay may weak at faulty reason. Pero hindi namin kayo masisisi, kasi lahat tayo may own opinion. Kaso lahat ng lines namin umaangat. To say the least, walang competition. While these games of comedy, these lines are flat, parang heart ni Dorothy Kizon. Kaya kahit kayo pa ay mag-seek advice, sa bars pa lang bagsak na kayo sa Chrislet Ice. Sa sobrang lakas ng bawat bara, kahit si Heso Kristo mapapa Jesus Christ. Guys! We are the fucking dog! Checkmate! Bitch! Bagsak! Bagsot! Bagsot! Squatter! Mapansyo bobo! Kay! Hindi ko rin sinisigaw yung squatter. Sisigawan sila dun. Okay. Tingin ko totoo yung nararamdaman nitong dalawa sa isa't isa na galit. Parang before pa lang nung battle, nagkaka-trash talk na siguro to. Okay, round 3. Parang pareho lang din naman yung round 3 nila. Pareho nilang in-address yung judges sa dulo regarding sa magiging desisyon, kumbaga. Pareho may mga patama sa judges. Tapos, para sa akin, yung rounds nila Ice Rocks tsaka ni Chris Delano, consistent eh. All 3 rounds, pantay-pantay yung ano. Kila Abra naman, pantay yung first round tsaka third round nila. Pinakamalakas nila yung second round. So, tingin ko pwedeng tabla din tong third round eh. So, first round tsaka third round nila tabla. Tapos yung second round, malinaw yun kay Abra tsaka kay Apex. Dahil sa mga tumatak na linya,
Tsaka mas malinis yung performance nila. Yung round 2 ni Isaac tsaka ni Chris Delano, may part doon na parang may dead air na siguro nakalimutan nila yung linya o bumibuelo sila. So yun yung naging basihan ko yung second round. At dagdag pa doon, Abra at Apex na achieve nila pareho yung bars tsaka jokes dito. Kay Chris Delano naman, magaganda yung mga bars nila, pero dun sa department ng jokes, hindi masyadong lumalanding yung mga jokes nila. So yun, round 1, round 3, tabla, round 2, Abra, Apex. Tingnan natin yung decision ng mga judges. Checkmate! Bitch! Bakla! Bansot! Bakla! Bansot! Squatter! Papanso, bobo! Okay. Tournament zoning, nandito pa rin. 2-for-2, 2-for-2, 2 ang laban. Sobrang hirap ng decision. Hindi makikita sa camera, pero siguro mga 20 minutes pa para lang makuha yung decision. Yung huling boto, tatlong judges para lang makabuo ng huling boto. 3-2 para kay Abra at Apex. Okay, dikit na laban. Abra, Apex yung nanalo. Sobrang na-enjoy ko yung panonood ng battle na to ulit. Ngayong quarantine, alam yun, importante yung tumawa. Napatawa talaga ako nito genuinely itong battle na to. Ramdam ko yung enerhiya kahit na matagal na to na-upload. Sana na-enjoy nyo rin at abangan nyo pa yung mga susunod na uploads natin dito sa Break It Down. That's it. Peace. I'm out.